Pinagpala araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Ayan, kamusta po mga ka-blessed? Ayan, ngayong araw po ito, mag-house tour po tayo sa mga project po natin sa Apalit site. Ayan, salamat po sa Panginoon at sa Kanya po lahat ng kapurihan at natapos po yung mga project po natin sa Apalit. Ayan, kung nakasubaybay po kayo sa channel po natin, yung project po natin doon ay tatlong units po. Ayan, isang two-story house. Ayan, tapos dalawang bungalow unit po. Ayan, yung owners po ng mga bahay po na to ay magkakapatid po. Ayan, maraming salamat po kay Ma'am Dana, kay Sir Dennis, Sir June. Ayan, tatlo po silang magkakapatid. Tapos magkakatabi po yung mga bahay po nila. Ayan, maraming salamat po sa pagtitiwala po sa Blessed Builders. Ayan, masaya po kami na natupad po yung pangarap po nila magkakapatid na makapagpagawa po ng bahay. At salamat po sa Diyos na natupad po yung pangarap po nila. Ayan, so panoorin po natin yung upload po natin ngayong vlog po ito. Ayan, simula po nung mag site visit po kami, simula po nung mag set up po ng mga barracks sa site. Ayan, from the beginning po hanggang matapos po yung project po na ito. Ayan, panoorin po natin. Before po tayo magsimula, share ko lang po yung napakagandang verse sa Psalm chapter 118, ayan, verse 24. Ang sabi po dito, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." Ayan, bawat araw po na kaloob po ng Panginoon ay isa pong blessing yan. Isa po yung pagpapala. Kaya narapat lamang po na maging masaya po tayo sa araw-araw po na pagpapalang binigay po sa atin ng Panginoon. Ayan, spend po natin yan sa mga loved ones po natin. Spend po natin yan sa mga family po natin. Sige po, simulan na po natin yung upload po natin. Ayan, maraming salamat po for tuning in sa ating mong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Ayan mga kablasa, dito po tayo ngayon sa second site po natin. Ayan, sa Apalit. Ayan, nanggaling na po tayo dito before. Ayan, so didiskarga lang po kami ng mga gamit. Bali, yung pong gagawin po pala namin dito is total of tatlong units, tatlong house po. Pero yung una pong gagawin is dalawa po muna, tapos eventually once na nakapag-decide po yung isa po nilang kapatid, ng kapatid ni Ma'am Dana, magiging tatlo po. Bali, yung una po, yung dito, yan kay Sir Dennis. Yan. Bungalow house po yung dito. Yan, 60 square meter. Dito po siya. Tapos, yung pong pangalawa, kay Ma'am Dana, dito po siya, sa may likuran. Yung pong, ito po yung two-story. Yan. Dito po. Yan, naalis na po yung mga mangga. Yan. Well, dito po yung kay Ma'am Dana. Two-story po yun dyan. Yan. Tapos, yung pong pangatlong unit kay Sir John, dito naman po siya sa kabila. Dito naman po siya. Bali, isa dito. Isa po dito. 60 square meters din po. Tapos, isa pong two-story. Dito sa may likuran. And bali, magkakapatid po yung mga client po natin dito. Sabay-sabay po silang papagawa ng bahay. And yung pong palang location dito sa Apalit is Colgante. Yan, Colgante, Apalit. Yan, dyan na po yung mga blocks natin. Dyan na rin po yung yan, yung Buhangin, Saking Graba. Yan, tapos yung mga gamit po para po sa barracks, nandyan na rin. Yan, bali, ito po yung plano yan. 60 square meters po. Bali po yung frontage po niya. Yan, nasa 6 meters. Yan. Meron pong 1 meter setback dito. Tapos, 6 meters po yung dito niya. Tapos, yan. Meron po siyang 2 bedrooms. Yan, po yung masters. Dito po yung masters niya. Yan, tapos, yung pong office. Yan, meron po siyang office. Ito po sa may likuran. Tapos dito po sa may left side po natin, ito po yung sala niyan. Ayan. Sa area pong to.
Yan, bali aabot po yung bahay niya hanggang dito. Baka dito sa may driveway. Tapos itong driveway pong to, i-move po nila dito sa may gilid. Yan, para ma-maximize po yung space ng lot. So, ito po kasi yung driveway niyan. Yan, bali ito po yan. Ma-move siya dito sa may left side. Yan, ongoing na po yung pagtatayo ng barracks. Bali dito po niyan, yung pwesto po ng mga semento sa bakal. Yan. Yan, tapos po yun dito yung working area nila. Yan, tapos baka dito lang po sila maghahalo niyan para may lilim po sa ilalim ng bangga. Yan o. Oh. Yan, para hindi po nababasa semento sa ibang mga gamit. Tapos yun dito po sa may gilid, sa may likod na part, ito po yung magiging barracks nila. May magstay in po kasi dito. Nasa mga apat po yung magstay in. Ayan. Kaya dumating na rin po yung mga materials po natin, yung mga bakal gagamitin, saka yung mga ayan, yung mga kahoy po. Ayan. So okay na po yung materials dito. Ayan mga kablasan, nandito po tayo ngayon sa site po natin sa Apalit. Ayan, so papakita po namin yung latest update sa inyo. Date po ngayon is January 29. Ayan, so yung pong unang bahay na makita po natin dito is yung bungalow house. Bale, ito po ay nasa 60 square meters. Ayan, bungalow house, bale 2 bedrooms po, tapos 1 bathroom. So dito po tayo para makita niya siya. So ito pong, ayan, itong nasa harapan na nakita nyo, ayan, bale yan po yung pinaka parang receiving po niya. Or yung mini terrace. Ayan. Tapos, ayan, pagpasok po dito, yung pong sala. Ayan. Ayan, ito po yung sala. Ayan. Ayan, sala po. Papuntang kitchen. Bali, dito po yung dining. Tapos, dito naman po yung kitchen area niya. Bali, yung pong kitchen po dito, letter L po siya. Ayan. Tapos meron po siyang parang bar dito. Ayan. So parang letter U po yan siya. Bar kasi yung banda dito niya. Tapos sa may right side naman po. Ayan. Ito po yung pinaka master's bedroom yan. Ayan. Ayan po. Ayan. First bedroom. Tapos gitna po ng bedroom 1. Then bedroom 2, dito po yung banyo. Ayan. Banyo naman po. Tapos ito po sa dulo, bale ito po yung magiging parang office. Ayan, second room po. Ayan, office po yan. Tapos dito po sa likuran, ito po yung magiging dirty kitchen. Ayan, bale naka-cover din po nyan to. Ayan, para po sa magluluto po sila. Ayan, pwede po dyan. O kaya yung maglalaba po para sa laundry. Tapos yung pong second bungalow house po, if lalobin po ng Panginoon, baka dito po siya if matuloy po siya. So magkakatabi po sila bungalow 1, tapos bungalow 2. Ayan, dito po siya. Tapos yung pong 2-story, ayan, dito po siya. Ayan mga kablasan, nandito po tayo ngayon sa site po natin sa may Apalit. Ayan, Colgante, Apalit. So ayan, pakita po muna natin yung unang unit po natin dito. Yung po 60 square meters na bungalow. Ayan, ongoing po yung pagbubuhos po nila ng biga. Ito po yung pinakahuling update po natin as of Feb 17. Ayan, so ongoing na po yung roofing nung bungalow house po natin. Ayan, may mga na masilyahan na po. Ayan, sumasabay na po yung nagmamasilya po natin. Tapos yung roofing, ayan, ongoing na rin po. Ayan, tapos at the moment, binubuhusan po nila yung mga canopy. Ayan, may mga canopy po kasi yan sa gilid, tapos sa harapan. Ayan, pasok po tayo para ma-check po natin yung update.
Yun o. Sipag. Mga sipag po natin nagkatrabaho dito. Yan. Tapos. Yan. So, na-compacto na rin po ito. Yan. Na-floringan na rin po. Yan. So, yan. Flooring. Tapos, ito yung bar counter natin. Yan. So, sa bungalow po. Yan, makita nyo po, ongoing na po yung pagbubong natin, no? Yan, no? Boss Pay. Ayan. Ongoing po yung pagro-roofing. Tapos, yung masilihan na rin po yung dito. Kaya may mga portion pa po kailangan pong masilihan. Yan. Yan, pasok po tayo. Yan, si Kuya Ariel. Ayan, so bali ito po yung pinaka-terrace, yan. Ayan, pero yung sa loob po, halos na masilihan na po. Ayan o, palibot. Ayan, before po pala ako pumunta sa kabilang bungalow, ayan, pakita ko lang po yung harapan ng bungalow house po. Ayan, meron na po siyang canopy dito. Ayan, paikot po yan, pati dito sa may side. Ayan. May side pa ikot po yan. Ayan, tapos may bedroom po yan sa taas. Hanggang po sa may side dito. Ayan, tapos yung mga wall lamp po natin dito po sila. 1, 2, 3, tapos isa po doon, bali 4. Ayan, punta po ko dito sa may side para makita niyo po yung view niya sa side. Ayan, so yun po yung pinaka view ng bahay sa may side po. Ayan. Roofing na po. Ayan, ginamit po nating gutter tsaka mga flashing. Kulay dark gray po. Ayan. Tapos namasilihan na rin po yung ibang portion sa labas. Ayan, paikot para magmukhang maluwang pa rin po yung bahay dahil po yung layout po nito is open concept din po siya. Dito po yung living, tapos sa may side po na to, dito po yung dining area. Paling bungalow na to po, ongoing na yung pagmamasilya po nila sa kisame. Going na po yung pagbabatak na ng kisame. Taloy-taloy po yung pagmamasilya po sa kisame. Yan mga ka-blessed, nandito tayo ngayon sa site po natin sa Apalit. Yan, tignan po natin kung ano yung progress ngayon. Alam ko po, ongoing na po yung pagtatest natin dito sa may bungalow 1. So, check po natin. Yan, ongoing na po. Yan, nandito lang po yung mga tiles, nilipan na dito. Yan. Tapos may mga gagamitin po tayong wood tile dito. Dito po siya sa may sa wall po ng bar counter natin. Ayan, ongoing po yung task natin dito. May light gray. Light gray po yung kulay ng taas po. Tapos dito sa banyo, yan ang ongoing na rin po. Kulay white naman po. Kulay marble white po yung design. Sa kwarto, kulay light gray din po yung gamit natin. Tapos sa may kitchen naman po yung gamit po natin, 60x60 po sa backsplash, 60x60 din po sa may kitchen top. Kabilasan, nandito naman tayo ngayon sa Apalit site. Ngayon, so ongoing po yung paglalagay nila ng spandrel dito sa may bungalow 1. Yan, lalagay na po yung dito sa gilid. Ano? Yan mga kabilasan, nasa Apalit na po tayo ngayon. Unti-unti na pong nakikita yung view ng bahay. Oh. Lumilinis na po kasi. Lumilinis na. Namasilihan na po yun dito. Sa may gilid. Ano?
Ilya. Tapos yung barcode po na to, yan, i-move po. Yan, dito. Maglalagay po ng panibagong barcode po yan dito. Yan. Ah, pati po yun dito na natayos na rin po. Dito sa may harapan. Yan. Yan mga ka-blessed, nasa site naman po tayo sa Apalit. Yan. Yan o, nabakuran na po yung harapan po ng bahay. Yan. Nagpapalitada na po. Tapos nalagyan na po ng ano, ng gate. Bali yung gate po pala natin dito is sliding gate po siya. Yung pong pina-upgrade po siya na Kamdana. Yan o. Nag-slide po siya papunta dun. Ano, sana all sliding gate. Yan. Yan o. Pwede naman pong sliding gate yung ipalagay. Nag-upgrade nga lang po kapag po sliding gate. Kasi mas mahal po kasi yung mga materials na gagamitin kapag sliding gate. Yan o. Yan, tapos yung kagandahan po kapag sliding gate, pwede po siyang ipa-motorize yung mga automatic po. Yung may remote control. Yan o. Pwede rin pong ganun po yung gawin. Para kapag halimbawa umuulan, tapos nakasakyan po, papasok po kayo ng bahay. Yan, remote control lang po yung gagamitin, tapos magbubukas na po yung gate. Yan, pwede rin pong ganun. Kung gusto nyo pong magpa-upgrade, yan, possible din po. Tapos yan po yung space po natin dito. Kasi minum po natin ng konti yung bakod po natin dito. At nagkaroon pa po ng garden yan si ano, Sir Dennis. Dito po sa may right side. Yan, tapos yung mga window po natin, na-install na po sila. Yung ginamit pong window po dito is reflective po. Mirror. Yan, reflective mirror po. Ano? Salamin po siya. Pati po yung dito sa may gilid. At salamin din po yung dito. Ayan, tapos sa loob naman po, ongoing na po yung pag-install po ng mga ilaw. Para po kay, ano, kay Sir Dennis. Ano, yung mga ilaw na po dito. Ayan. May ilaw na rin po dito. Yung center light po natin. Yan, lalagay na. Yan, tapos yung mga tile trim na ginagamit po namin dito is ganit trim po. Ano po yung standard na ginagamit namin sa mga tile trim? Yan o. Kulay, ano po siya, stainless na tile trim. Wow! Yan mga ka-blessed, before po natin simulan yung pool house tour po natin, nandito po ako ngayon sa labas po ng mga project po natin dito po sa Apalit site. Yan, bali sinama na po sa package yung gate po ni na Ma'am Dana, Sir Dennis and Sir John. Bali ito pong gate po na to na nilagay po natin dito. Sliding gate po siya. Yan o. Move po natin dito. Yan. Nag-slide po. Papunta po sa may right side yung gate. Bali nakaabang na po yan. Gusto po nilang ipa-automate. Ayan, possible po siya. Yan, pwedeng-pwede po yung mga sliding gate as long as na kasha po yung gate. Yan, sa may side po ng bakod. Yan, mahaba pa po kasi yung bakod dito. Kaya pwede siyang i-move hanggang doon. Yan, pero papa-automate. Yan, maglalagay lang po ng automated machine dyan para po pwede na siyang kahit remote control na lang po yung gamitin kapag binubuksan po yung gate po natin. Yan. Tapos, nagkaragay din po tayo na dito ng pedestrian gate. Yan, ito po yung pedestrian gate po natin. Yan, nasa 1 meter po yung lapad ng gate po natin dito. Yan, tapos kulay silver gray po yung ginamit po natin dito, sa mga walls. Tapos kulay black naman po yung terrace natin. Yan, so pasok po tayo. Upon entry po sa... Ayan, sa property po ng mga client po natin, ayan o, magkakatabi po yung mga bahay po nila. Kasi po, magkakapatid po sila, bali isang compound po. Ayan,
para magkakasama po. Ayan, napakagandang idea po na ginawa po ng daddy ng mga client po natin. Bali, magkakapatid po sila, meron po silang kanya-kanyang portion ng lupa dito, kaya nakapagpatayo po sila ng bahay. Ito po yung unang unit po natin dito, yan, bungalow unit. Meron po yung meron po yung 2 bedrooms tapos 1 bathroom. Sukat po niyan is nasa 60 square meters. Yan, mamaya po i-house tour po natin yan. Yan po yung unang unit, oh. Ano? Yan. Tapos, ito pong unit na to kay Sir Dennis po siya. Tapos, yung pong pangalawang unit kay Sir Jun. Yan. Medyo ibang design naman po yung roofing nito. Papunta po yung slope niya dito sa may right side. Ito naman po, papunta po siya sa may likuran. Ano? Tapos, yung third unit po natin is ito. Ano? Ano? And meron po tayong bisita. Hello, Zion. Hi. You wanna say again? Say hi again? Yeah. Oh. Hi. What do you wanna say? I just wanna say that we're almost living there and all right. We're so excited that I'm almost gonna scream. Right. Okay, that's good to know. Very excited to sleep in your bedroom? Yeah. Great. Okay, say bye to the camera. Bye. Okay, thank you. Yan. So, anak po yun. Anak po yun ni Ma'am Dana. Yan, bali, excited na lang po siyang tumira. Yan, lumibad po sa bahay po nila. Ito po kasi yung bahay po nila. Tapos, mamaya po house tour po tayo sa kanya. Yan. So, yan po yung pong pangalong unit po natin dito. Yan, two-story unit naman po siya. Yan. Tapos ito po pala, before ako pumunta sa two-story, ito po pala nasa 60 square meters din po yung floor area po niya. Meron po siyang 2 bedrooms, 1 bathroom, tapos meron po siyang mini office. Ayan. Tapos ito naman po yung two-story po natin dito. Ayan, lapit lang po ang konti para makita niyo siya. Ito po palang project po natin na 2-story. Meron po siyang total floor area po na 120 square meters. Dapat meron po siyang 4 bedrooms. Meron pong 3 bathrooms. Sige po, mag-start na po tayo. Yan mga ka-blessed, dito na po yung pinakahihintay po natin. Yung pong full house tour po natin sa project po natin sa may Apalit. Yan, muli po shoutout po sa lahat po ng mga taga-Apalit. Yan. Yung po palang mga project po natin dito, bali dalawang bungalow house po, tapos isang two-story house po. Bali yung po mga client po natin dito, magkakapatid po sila. Yan, si Sir Dennis, Sir June, at saka po si Ma'am Dana. Yan, maraming salamat po sa patuloy na tiwala niyo po sa Blessed Builders, at salamat po sa Panginoon sa kanya po lahat ng kapurihan. Natapos po yung project po natin dito. Nag-start po kami dito, date po is January 19. Ayan, tapos na-turn over po natin yung bahay po na to, yung mga units na to, June 13. Yan, salamat po sa Panginoon. Ilang months din po yun. So, January, February, March, April, May, June. 5 months po. Salamat po sa Panginoon. At natapos na po yung mga unit po natin. Yan, so, una po natin i-vlog. Yung pong bahay po ni Sir Dennis. Yung nasa likuran ko po. Ito po yung bungalow 1. Yan, mga blessed. Start na po natin. Mag-start po tayo dito. Yan, punta lang po ako sa harapan ng bahay para po makita nyo po yung yan, yung taas ng bahay, yung lapad po ng bahay. Yan, kung nakita nyo po sa video. Yan, yung mga ginamit po natin kulay dito, silk gray po, at saka po smoke gray. Yan. Sige po, pasok po tayo dito. Yan, lahat po ng bahay po dito, meron po siyang ramp. Tapos niyo po, may ramp po dito, tapos meron pong 2 steps. Dito po, papunta po sa may terrace po natin. Yan. Tapos naglagay na rin po tayo ng railing dito. Saka nagasinda po tayo ng konti sa ibaba para po if ever po umulan, hindi po umagos yung tubig dito. Kasi kung papansin ninyo po, yung pong lupa dito, ayan o, pababa po siya. Ayan.
Kaya naglagay po tayo ng harang po dito. Yan, sige po, pasok po tayo sa loob. Ayan, so pagpasok po sa bahay, yan, open concept din po yung pong bahay na to. So, upon entry, dito po yung living area. Ayan, tapos dining, and then tapos po kitchen. Mamaya, mapapakita ko po yung kitchen area. Tapos dito naman po, papunta sa left side ko, ito po yung magiging dining area po nila. Since hindi po ganun kaluwang yung bahay, mas maganda po yung dining area po natin is yung pang minimalist lang. Siguro mga 4-seater, mas maganda para po hindi po kainin lahat yung space dito. Kasi meron po tayong bar counter dito. Yan o. Bar counter, pwede po maglagay ng mga high chair dito. Yan, para ma-maximize po natin yung bar counter po natin. Sige po, lapit po tayo dito para makita po natin. Ito po yung pinaka kitchen area po niya. Ayan. Tignan niyo po muna yung spacing. Mamaya ko na po papakita yung details. Ayan. Sakto-sakto lang po. Ayan. Tapos dito po sa likod, ito po yung magiging dirty kitchen. Ayan, dirty kitchen po natin. Ayan. Meron po tayong sink dito. Ayan, tapos laundry area. Yung sa portion po na to. Ayan, sige po, balik po tayo sa loob. Ayan, from dito po sa may likuran, sa laundry, pasok po tayo. Ayan, puntahan na po natin agad yung master's bedroom po natin. Bali, dalawang bedroom po pala yung bahay na to. Ayan, so, ayan, ipa-flash ko na lang po mamaya kung ano po yung sukat ng room na to. Bali, ito po yung magiging pinaka-master's bedroom po ni Sir Dennis. Yeah, from master's bedroom po, nakagitna po yung banyo. Yung pong bathroom po ni Sir Dennis. Yan, napakaluwang po. Yan, ng banyo ni Sir Dennis. Yan o, makita niyo po yung space dito. Yan, may maluwang po na shower area si Sir Dennis. Tapos, ginamit po natin tiles dito. 60 by 60 na kulay white. Yan po yung design niya. Tapos, same design po sa may flooring natin. 60 by 60 rin po. Pero magaspag po yung sa flooring po natin. Yan, after po sa banyo, yan, ito na po yung office area po natin, gawing office ni Sir Dennis. Yan, yung kulay po na ginamit po dito is sky blue. Yan o. Tamang-tama lang po yung space para po sa office, mini office. Ayan mga ka-blessed, sige po, i-video ko naman po yung bahay para ma-explain ko po in details. Ayan, start po tayo dito po sa may right side po ng bungalow 1, yung pong unit ni Sir Dennis. Ayan, yung kulay po ng bahay is smoke gray po. Ayan, yung wall po niya, tapos yung sa itaas po, in darker shade, seal gray po siya. Ayan, so, punta po ko dito sa may front area po ng bahay. Ayan, para makita nyo po. Ayan o. Yung po naman mga spandrel po natin, kulay white, kulay gray naman po. Yung flashing po natin, pati po yung gutter po natin sa likuran. Ayan. Tapos yung wall po natin dito, smoke gray. Tapos yung canopy po natin dito, ayan ito. Naka-extend po yan hanggang dito sa may side. Kulay seal gray naman po siya. Ayan. Ayan, kulay seal gray, pati po yung sa taas, kulay seal gray din po. Ayan. So, pasok po tayo sa loob para pumakita niyo po siya in details. Yung mga window naman po na pinili ni Sir Dennis,
kulay white frame po siya. Tapos yung pong mirror po siya. Yung design po niya is mirror. Ayan o. Tapos yung mga yung door po natin dito. Ayan. Kulay dark brown naman po yung ginamit po natin. Tapos yung mga knob po natin, door knob po natin, kulay bronze po. Ayan. Ayan. So upon entry, ayan. Open concept din po siya. Ayan o. Cove ceiling. Ayan. Hanggang doon sa may dining. Tapos ito po yung living area po natin. Yung pong dining area po natin. Tapos meron po tayong bar counter doon. Tapos ito po yung pinaka TV wall. So pagpasok po talaga, kapag ganito po yung size ng bahay, mas advisable po talaga na open concept po yung piliin po natin design para mas ma-maximize po natin yung space ng bahay. Yan o. So sa bar counter naman po, yung pang ginamit po natin tayo dito is 20 by 100 centimeters. Yan o. Nakasalitan po sila. Yan. Tapos meron po tayong drop light dito. Nilagyan po ni Sir Dennis. Tapos yung mga tiles naman na ginamit po natin dito is 60 by 60 po. Yan o. Meron po siyang parang line design. Yan. Pati po yung backsplash po natin. Ito, backsplash. 60 by 60 po yung ginamit po natin. Tapos, dito naman po, sa sink po natin. Yan, stainless po yung ginamit po natin. Pati po yung faucet po natin, stainless din po. Yan, tapos yung sa likuran. Yan. Ayan, si... Hi. Hello. What's your name again? My name is Blake. Blake, oh, si Blake po pala. Yan, anak po nung pamangkin po ni Sir Dennis. Yan, tapos nasa likuran po tayo ngayon sa may laundry area. Yan, meron po laundry area dito. Yan, tapos yung washing machine dito po siya. Yan, so pasok po tayo, pabalik. Yan, tapos videohan po natin yung sa master's bedroom na po tayo. Yan, sa master's bedroom naman po. Yan. Ito po yung spacing niya. Yan. Tapos flat ceiling po yung gamit po natin dito na kisame. Yan. After po dito, yeah, proceed po tayo sa may banyo. Yan o, kulay white na 60 by 60. Kulay white din po yung flooring po natin. Same design pero magaspang po yung texture niya. Yan. Tapos yung mga towel rack, yan, pinalagay na po ni Sir Dennis. Tapos ito pong shower na to, sila na po yung nag-provide. Yan o, bumili po sila, tapos pina-install po nila sa amin. Yan. Pati po yung cabinet, pina-add na rin po nila. Yan. Para meron po silang storage dito. Yan. Tapos same toilet po, yung mga gamit po natin dito. Yan o. Yan. Tapos dito na po tayo sa last room, yung office. Yan, kulay sky blue po.